mahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa paglaban sa kagutuman. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos parangalan ng 10 LGUs na nagpatupad ng mga hakbang para matiyak na ang kanilang nasasakupan ay may sapat at masustansyang pagkain. Si Alan Francisco sa sentro ng balita. So let us move forward with determination, with compassion, and with purpose to build a bagong Pilipinas where food is not only affordable, but plentiful, where every bagong Pilipino leads a good, healthy, and productive life. Yan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor na magkaisa sa pagtugon sa problema ng kagutuman sa bansa. Batid kasi ni Pangulong Marcos ang inaharap ng bansa sa usapin ng kagutuman. Gayunman, nakikita niya rin ang potensyal para baguhin ang sitwasyon. Kasama na rito ang paglagda niya noong nakaraang taon sa Executive Order No. 44 o ang Walang Gutom 2027, the Food Stamp Program. Implemented through the DSWD, it provides monetary assistance for targeted beneficiaries to purchase food commodities from eligible partner merchant stores. Sinabi yan ni Pangulo Marcos sa Walang Gutom Awards na ginanap sa Malacanang kanina. Dito ay kinilala niya at itinaguyod ang mga lokal na pamahalaan na may matagumpay na programa upang sugpuin ang kagutuman. However, even as the national government is more than willing to take the lead in helping address this problem of hunger through these programs, we acknowledge that we also need to tap and partner with our local governments, as we always do when it comes to making a program reach the grassroots level. Layo ng Walang Gutom Awards na kilalanin at ikayatin ang mga community engagement, innovation, resilience, sustainability at bilis sa service delivery ng mga LGU. Ang mga Walang Gutom Awardees ay ang Barangays Commonwealth sa Quezon City at Nagasikan sa Santiago City, Isabela. Kasama rin ang Munisipalidad ng Asunsyon sa Davao del Norte, Palumpon, Leyte at ang Bacnotan sa La Union. Habang ang Kidapawan City sa Cotabato ay isa sa mga awardees, kasamang lungsod ng Bago at Cadiz sa Negros Occidental, Mati City sa Davao Oriental at ang probinsya ng Biliran. Nasa 2 milyong pisong halaga ng Sustainable Livelihood Program Funds ang iginawad sa mga nanalo, habang ang iba pang finalist ay napagkalooban ng 1 milyong piso. Pinikayat ni Pangulong Marcos sa mga LGU na gayahin ang success story sa mga awardees. Kasabay nito ang pasalamat niya sa mga nagkamit ng parangal. The national government will also be taking notes to see what more can be done at the national level. So our takeaway from this event should be that each and every one of us can contribute to the success of our campaign against hunger. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.